And for the headlines, weather forecast, pag-asa, ang southwest monsoon ay magdadala ng mga pag-ulan. In local news, gahig ulo si Clarix, sabi ni dating Mayor Moreno. Nasunog ang VIP hotel na nag-iwan ng 2 sugatan. Mga pulis sa Normin aristado ang mahigit sa 100 sa linggo drug raid na kumpiska ang milyong-milyong halaga ng shabu. Si Representative Ropos ay pinayuhan ni Uka na gabayan si Mayor Clarix. For the National, Marcos, ang insidente sa Ayungin ay hindi dapat mangyari muli. Sinabi ng DA na ang pagkalat ng Q-Fever sa Pilipinas ay naayos na ngayon. An international, landslide sa Silangang, China, nagdulot ng pagbagsak ng bahay. Entertainment, si Francine Diaz ay nagtapos ng high school. Mahigit sa 6,000 na mga kalahok ang sumali sa Biniran sa Maynila. Sports, bagong basketball uniform para sa Gilas, Pilipinas. Isang abogado ang sumali sa Dragon Boat Team upang tumulong sa paghilom at makayanan ang cancer. National feature, si Chelsea Manalo ay nakikipag-posing kasama si Gloria Diaz at Margie Moran. Trivia, ano ang rasyonal sa likod ng pagtatayo ng Panama Canal? Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, June 25, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Pag-asa, ang southwest monsoon ay magdadala ng pag-ulan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, bagamat pansamantalang humina, inasahan na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat ang habagat sa karamihan ng bansa, partikular ang kanlurang bahagi ng Timog Luzon kasama ang Palawan. Inasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Binanggit ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na maaring mawala ng lakas ang habagat habang bumalik ang silangang hangin sa mga darating na araw. Inasahan magkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan at iba pang lugar na Memaropa, habang ang iba pang bahagi ng Pilipinas ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat dahil sa mga lokal na pag-ulan. For the local news, gahig ulo si Clarix, sabi ni dating Mayor Moreno. Dating City Mayor Oscar Moreno ay nananawagan kay Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez na tulungan at gabayan si City Mayor Rolando Clarix Uy sa pagpapanumbalik ng dangal at kagandang asal ng lungsod. Ginawa ni Moreno ang panawagang ito alinsunod sa politikal na alyansa sa pagitan ni na Clarix at Rufus para sa eleksyon ng 2025. Nagpahayag si Moreno ng pagiging handa na magbuklod ng mga alyansa sa iba pang partido na handang sundin ang mga rekomendasyon ni Rufus para kay Clarix na may layuning mapabuti ang kalagayan at integridad ng lungsod. Nasunog ang VIP hotel na nag-iwan ng 2 sugatan. Ang sunog sa VIP hotel sa Velez Street sa Cagayan de Oro City ay nagdulot ng halos 900,000 pesos na pinsala kaninang umaga.
inuulat ni Cagayan de Oro Fire District Chief of Operation for Senior Inspector Carl Lauzon na una nitong sinimulan ang lobby ng hotel bandang 5:46 ng umaga at tuluyang naapula ng 7:16 ng umaga. Bumilis ang pag-evacuate sa 21 individuals sa siyam na mga kwarto kung saan sila nag-check-in noong nakaraang gabi. Nagpahayag ang pamunuan ng VIP hotel na balak na tustusan ang paglipat ng mga naapektuhang bisita sa Max Andrea Hotel sa Cugon. Ngunit patuloy pa ring inimbestigahan ang mga otoridad ang sanhinang sunog. Mga pulis sa Norman arestado ang mahigit sa 100 sa linggo drug raid na kumpiska ang milyon-milyong halaga ng shabu. Sa Cagayan de Oro City, isinagawa ang Police Regional Office 10 ang isang matagumpay na linggo operasyon laban sa krimen na humantong sa pag-aresto ng mahigit sa 129 suspect at pagkumpiska ng halos 2 milyong halaga ng shabu mula Hunyo 13 hanggang 19 nitong taon. Kasama ang kanilang mga pagsisikap ang 50 na operasyon laban sa mga sindikato ng droga na nagriresulta sa pag-aresto ng 66 na individual sa pagkumpiska ng 297.582 gramo ng shabu at halos 1 gramo ng marijuana na may kabuang halaga ng 2,223.676.40 centavos sa street value. Bukod dito, isinagawa rin nila ang mga operasyon laban sa illegal na sugal na nagresulta sa pag-aresto ng 19 na individual at pagkumpiska ng higit 4,400 halaga ng mga paraphernalias ng sugal. Nakapag-serve rin sila ng mga warrant para sa 32 na hinahanap ng tao kabilang ang tatlo na nasa most wanted list ng rehiyon at nagtagumpay sa pag-neutralize ng mga lost firearms na humantong sa pag-aresto ng 12 na individual at pag-recover ng 13 na small arms. Pinuri ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., Regional Director ng Pro 10, ang kanyang kupunan para sa kanilang dedikasyon at aktibong paglaban sa krimen sa Northern Mindanao na tiyak na nagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Si Representative Rufus ay pinayuhan ni Oka na gabayan si Mayor Clarix. Ang alkalde ng Cagayan de Oro City na si Rolando Clarix Uy ay opisyal na nagpapahayag ng pagtanggap sa 1CDO bilang kanilang political lineup para sa eleksyon ng lungsod sa 2025. Ang desisyong ito ay kasunod ng pagkakabuo ng suporta mula sa mga mamamayan ng Barangay Carmen, kilala sa kanilang malakas na impluwensya at mga residente ng Barangay Nazareth, isang baluarte ni Cagayan de Oro 2nd District, Congressman Rufus Rodriguez. Binigyang diin ni Mayor Clarix ang kaniyang dedikasyon sa pamamagitan ng pagsuot ng orange na t-shirt sa gisag ng political na pagkakakilanlan ng centrist Democratic Party at ang kanilang alyansa sa mga Rodriguez para sa paparating na halalan. Hinimok ni dating City Mayor Oscar Moreno si Rodriguez na tulungan at gabayan si Clarix sa pagbabalik ng dignidad at kagandahang asal ng lungsod na sumasalamin sa inihayag na alyansa ni na Clarix at Rufus para sa 2025. Pagpahayag ni Moreno ng pagiging handa na magbuo ng mga alyansa sa iba't ibang partido na handang makinig at sundin ang gabay ni Rufus para kay Clarix na tiyak na naglalayon sa kapakanan at integridad ng lungsod. We'll be right back.
for the National News, Marcos, ang insidente sa Ayungin ay hindi dapat mangyari muli. Sa Puerto Princesa, Palawan, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang kalmadong at professional na pagtugon sa kamakailang standoff sa China Coast Guard sa Ayungin, Seoul. Sa kanyang talumpati sa mga tauhan ng Western Command, binigyang din ni Marcos na hindi dapat maulit ang kamakailang agresyon ng China sa panahon ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre at itinatag ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang soberanya. Nagpasalamat siya sa mga tropa sa kanilang dedikasyon at ipinakita ang kanilang profesionalismo sa kabila ng masalimuot na mga pangyayari. Binigyang diin ni Marcos ang kanyang pangako na pangalagaan ang teritoryo at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas na sinusuportahan ng batas international sa kabila ng patuloy na mga hidwaan sa karagatan. Sinabi ng DA na ang pagkalat ng Q-Fever sa Pilipinas ay naaayos na ngayon. Ang kagawaran ng pasasaka o DA ay nag-anunsyo noong Sabado na ibinababa na sa kontrol ang pagkalat ng Q-Fever sa Pilipinas sa pamamagitan ng agarang pagtanggal at pagkondina ng lahat ng apektadong baka at kambing. Inuulat ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang hakbang na ito na kasama ang mga alagang hayop sa Pampanga at Marindoke, pati na rin ang mga lugar sa loob ng 500 metro na radius mula sa pinagmulan ng impeksyon. Ayon sa natapos noong Biyernes, ang Q-Fever nasanhin ang bakterya na Coxiella bornetii, pangunahing apektado ang mga alagang hayop, ngunit maaring may pasa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng direktang kontak sa mga apektadong hayop o sa kanilang mga likido. Nagtulungan ang DE at ang Department of Health sa pagpapatupad ng surveillance at contact tracing upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga manggagawa sa sakahan. For the international news, landslide sa Silangang, China nagdulot ng pagbagsak ng bahay. Ang video footage na inilabas noong Webes ay nag-record ng sanhi ng pagbagsak ng isang bahay sa lalawigan ng Hanwei sa silangang bahagi ng China dahil sa landslide dulot ng malakas na pag-ulan. Ayon sa lokal na otoridad sa social media, mahigit 179 katao sa lungsod ng Huangshan ang naapektuhan ng baha na humantong sa paglikas ng higit sa 10,000 residente mula sa mga apektadong lugar. Hindi bababa sa 55 na bahay ang gumuho sa rehiyon. Natukoy ng Reuters ang lokasyon batay sa mga larawan mula sa satellite at mga videos na nakompirma. Hindi patiyak ang eksaktong oras ng pagkuha ng video nitong mga nakaraang araw. May naitalang mga dosenang pagkamatay dahil sa baha at mga mudslide sa mga probinsya sa timog ng China sa panahon ng pagsiklab ng tauhang pagbaha. Nanawagan sa Chinese President Xi Jinping para sa malawakang mga pagsisikap upang labanan ang baha at bigyang prioridad ang mga operasyon sa pagliligtas para sa mga stranded o naapektuhan. And for the entertainment, si Francine Diaz ay nagtapos ng high school, Manila. Ang kapamilya aktres na si Francine Diaz ay ipinagdiwang ang isang mahalagang tagumpay matapos siyang magtapos ng senior high school. Ibinalita ng Star Magic sa kanilang social media ang pagtatapos ni Diaz sa Southville International School affiliated with foreign universities. Sa isang kamakailang panayam,
Ipinahayag ni Diaz ang kanyang dedikasyon sa pagtutok ng kanyang karera sa entertainment kasabay ng kanyang pangarap na makamit ang degree sa business management. Binigyan din niya ang kalagahan ng pagkakaroon ng fallback plan sa labas ng showbiz. Nakatakda si Diaz na lumabas sa nalalapit na pelikulang My Future You kasama si Seth Fedelin. Mahigit na 6,000 na mga kalahok ang sumali sa Bini Run sa Manila. Mahigit na 6,000 tagahanga ng Bini ang sumali kasama sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Nika, Joanna at Sheena sa Bini Run nang ginanap sa lungsod ng Maynila nitong linggo ng umaga upang ipakita ang kanilang matibay na suporta sa girl group ng bansa. Pagtalakay sa tagumpay ng event, nagpasalamat si Bini Maloy sa dumadaming fanbase habang sinabi naman ni Bini Sheena ang kasiyahan sa positibong pagtanggap ng event. Sa naturang okasyon, tumakbo ang mga membro ng Bini sa unang bahagi ng ruta at sumakay sa isang float upang makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga na kilala bilang mga Blooms. Ipinahayag ng mga taga-suporta ang kanilang kasiyahan sa pagkakaroon na makita ang kanilang mga iniidolo sa dekoradong track na inilarawan nilang isang pagkakataon ng pagkakaisa at pagbibigay diin sa malakas na koneksyon ng grupo sa kanilang komunidad ng fans. Sports, bagong basketball uniform para sa Gilas, Pilipinas. Manila, naglabas ng Nike ng bagong basketball uniforms para sa mga koponan ng Pilipinas sa lalaki, babae, 3x3 at kabataan noong linggo. Pangako ng Nike ang paggamit ng feedback mula sa mga atleta at disenyo na base sa datos para sa mga kit ng Pilipinas o Gilas Pilipinas na itinuturing nilang pinakamalapit sa puso ng mga atleta. Ang mga jersey ay may asul na may mga dilaw na detalye para sa mga laro sa labas at puti na may pula at asul na detalye para sa mga laro sa bahay na kumakatawan sa bandila ng Pilipinas. Ang mga jersey ay naglalarawan ng mga halaga ng Nike tulad ng pagkakaisa, pagkakaiba at pagkakasama-sama. Kasama ang hindi pambabatong Tagalog na pagsasalin ng any every all sa gilid. Ang kupuna ng Gilas Pilipinas sa mga kalalakihan ay ipapakita ang mga uniform na ito sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Lavitia simula Hunyo at ang koleksyon ng mga road jersey at fan tee ay magiging eksklusibo mula o simula Hunyo 3 sa Nike.com, Nike Fort at sa Titan. Isang abogado ang sumali sa Dragon Boat Team upang tumulong sa paghilom at makayanan ang cancer. Manila si Attorney Joy Di Mapawi na nakipaglaban sa stage 3 colon cancer 7 taon na ang nakalilipas ay aktibong kasali ngayon sa Dragon Boat Racing. Diagnosed sa gulang na 53, pinupuri ni Di Mapawi ang sport sa pagtulong sa kanyang pagaling at pagbibigay ng bagong direksyon sa kanyang senior years. Natuklasan niya ang Dragon Boat Racing nang masilayan ang mga paddlers sa Baywalk ng Manila Bay at nagpasiya siyang sumali sa team matapos ang kanyang pag-recover mula sa cancer sa sumusunod na taon. Binigyan din ni Di Mapawi ang kalagahan ng pagiging physically fit na sinasabi niyang kung hindi dahil dito, malamang na hindi siya nabubuhay. Ang Dragon Boat Racing sa Pilipinas na exclusive sa lahat ng kasarian at edad at lumago ng kakaiba mula nang ito'y maitatag noong 1980s na may maraming clubs at team na lumitaw sa buong bansa at nakamit ang pagkilala sa pandaigdigang antas.
and also in national feature. Si Chelsea Manalo ay nakikipag-posing kasama si Gloria Diaz at Margie Moran, Manila. Kamakailan lang ay nakapanayam si Chelsea Manalo ang kinatawan ng Pilipinas para sa Miss Universe 2024, ang dalawang kilalang Pilipina Miss Universe winners na sina Gloria Diaz at Margie Moran. Ipinost ng Miss Universe Philippines ang mga larawan ng kanilang opisyal na social media platforms noong Linggo na nagpapakita kay Manalo kasama ang dalawang dating beauty queens. Pinahayag ng organisasyon ang kasiyahan ni Manalo sa pagkikita muli sa kanyang mga personal na idolo at tinatawag sina Diaz at Moran bilang legends na nakatakda si Manalo na maging kinatawan ng Pilipinas sa paparating na patimpalak ng Miss Universe. Layunin makuha ang ikalimang korona ng bansa matapos sina Catriona Gray 2018, Pia Wurtzbach 2015, Moran 1973 at Diaz 1969. For trivia, ano ang rasyonal sa likod ng pagtatayo ng Panama Canal? Matapos makita ang relative na tagumpay ng Suez Canal sa Egypt na binuksan noong 1869, naglalayon ang Estados Unidos na magtatag ng shortcut sa pamamagitan ng Central America upang palakasin ang kanilang posisyon bilang isang dominanteng maritime power na may akses sa parihong mga karagatan. Bago ang pagtatapos ng Panama Canal, kinakailangan ng mga barko na mag-circumnavigate sa South America para makatawid mula sa isang baybayin patungo sa kabila. Pagkatapos lumubog ng USS Maine sa Havana Harbor noong 1898, ang USS Oregon ay sumasailalim sa isang biyahe na tumagal ng 66 na araw mula sa West Coast pabalik-balik sa Cape Horn sa timog na dulo ng Chile patungo sa Cuba. Kung ang Panama Canal ay maging operational, ang biyaheng ito ay maaring matapos sa loob ng mga 21 araw na naghigpit ng humigit kumulang na 8,000 milya o 12,874 kilometro ng paglalakbay. Una nilang iniisip ang Nicaragua para sa canal, ngunit inilipat ng Estados Unidos ang plano sa Panama dahil sa mga hamon sa engineering at pangamba sa aktibidad ng bulkan. Binili ni Pangulong Teddy Roosevelt ang nabigo na proyekto ng Francis sa Panama para sa US 40 milyong dolyar noong 1903. Katumbas na mga 1.2 bilyong US ngayon na nagsisimula na ambisyosong pagtutulungan na tumagal ng mahigit isang dekada at nagkakahalaga sa Estados Unidos ng mga 375 US milyon o halos 11 bilyon ngayon. Lumampas sa unang mga pagtansya ng 444%. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong manood at makinig ng Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro para sa mga karagdagang balita at impormasyon. Muli, hinihiling ko pa po na isa pa na mag-subscribe at i-on ang notifikasyon para sa mga karagdagang balita at impormasyon sa Pinoy Rab News Channel on YouTube. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.